kapag nilalabanan po natin bilang sambayan ng Pilipino dito sa Laban Kasamang Bayan at sa SMNI ang CPP, NPA, NDEP, at least maliwanag sinong kalaban. Maliwanag ang mukha nila ay pinapaliwanag natin. Yung dapat sana ay kasama natin sa gobyerno, at kapag pinuna natin, ang tingin nila sa mga nagpupuna na nasa media community at sa malayang pamamahayag ay kalaban nila. Samantalang yung mga totoong kalaban ng gobyerno at Estado na magpapabagsak, kasama nila. Una, napaka-anomalia po itong AKAP program na ito. Ally or assistance daw ito sa kung ano-anong mga kulang o hikahos na mga pamilyang Pilipino. Mm-hmm. May AX na eh, na pinapatupad almost 15 years ago pa sinimulan, or ayan, mga 15 years ago pa yan, may AX na. Yung tinatawag na assistance to individuals in crisis situation. Tama, ma'am, naabutan pa ito ni Ma'am Lorraine. Ngayon, ganito pang unang anomalia. The budget process states that all budget proposals and programs shall come from the executive department led by the president. Meaning, ang DBM, Department of Budget and Management, ang magpiprepare ng mga programa. Saan kukunin, anong gagastusin, papaano ipapatupad ang mga program na ito, saan ito mapupunta. And then, pupunta yan sa may mga committee to simplify it, kasi nag-attend kami dyan ni Ma'am Lorraine ng review ni Congressman Ungab yung budget process and budget cycle. At iyan ay pipirmahan ng presidente bilang isang proposal, National Expenditures Program, para doon ipasa sa lower house magsisimula and then papuntang Senado. At iyan ay dumaan sa scrutiny na, at alam ng mga key cabinet officials yan, lalo na ng Department of Finance, ng mga taga-BIR, ng taga-customs kung saan magkukuhanin ang mga pera. Kaya pati ang budget ng Office of the Vice President, dumaan yan sa budget scrutiny ng mga executive department level. So dito magmumula, the budget will not come from Congress. Congress will only review and approve. Pagpasok sa kanila, doon lamang sila may kapangyarihan to review and approve, but they cannot change or even add to the programs na pinrograma ng executive. Wala po yun sa kapangyarihan ng Kongreso. I am very certain. We are certain about that. Sinabi po yan ng mga experts, mga auditors ng COA, that the role of Congress is to review and approve yung proposal ng executive at ng lahat ng mga budget program na pinasa sa kanila. Pagkatapos niyan, i-deliberate yan. Ibig sabihin, ilalahad isa-isa. Kaya nga, doon nagkasimula ang pangbabastos at pangbabalahura kay Vice President Sara Duterte as if budget niya yun. No. It was an executive budget that includes the President and the entire executive department among other agencies. Hindi po yun sariling budget ni Sara Duterte. Pero just the same, binastos siya, pinahiya siya, as if siya lang may kagustuhan noon. Dumaan yun sa proseso ng pag-review doon sa komitiba sa executive bago pumunta sa lower house. Pagkatapos ng deliberation, pupunta sa Senado. I-deliberate ulit, uulitin yan, himay-himayin, and then magpapatawag na ng bicameral para i-reconcile. Therefore, itong AKAP ay isang multo na programa na sumulpot out of nowhere doon sa kung saan hindi inilahad sa deliberation, wala sa programa ng executive proposal and program of budget, wala din sa deliberation sa Senado, wala sa deliberation sa lower house. Ito ay isiningit. Insertion po yan. An insertion is an illegal act in the budget process. At ginagawa lamang ang insertion kapag may anomalya kang gustong itago o ipalusot na pupunduhan mo. Iyon po ang long and short of it. Kaya nagulat ang mga senador, pati ang DSWD at ang DBM, Ma'am Lorraine, Brother Franco at mga kababayan, saan ang galing itong multo na AKAP program na may 26.7 billion nang tinanong sa Senado ang mga taga-DSWD, hindi makapaliwanag, hindi alam anong guidelines, bakit pinunduhan sila. Nang tinanong ang DBM, which is the main proponent committee to the executive budget proposal, eh wala silang alam dahil hindi nila yung programa. Ang SESTE ay nailusot sa bicameral at ang pinakatinatanong ng bayan, bakit pinirmahan ng presidente, that becomes now the General Appropriations Act. Ibig sabihin, hindi ba ito ni-review nila Executive Secretary Luke Bersamin?
na pinapirma ang presidente na may mga pinalusot at ininsert ng mga pundo, ganun kalakas ang loob ng bicameral nila Martin Romualdez, nila Mig Sobiri, o sino pa man ang pinadala sa bicameral, which is not, by the way, the Congress. Bicameral body for the final review is not Congress. Congress is Senate and the lower house. O bakit poderoso itong bicameral body na nagpapasulpot ng mga multo na programa at ang pinupundo ay hindi 10 piso. 26.7 billion, may binanggit pa si Senator Aimee, baka nga 60 billion ito. Ito ang nagpapatotoo na may pandaraya sa budgeting at mga pag-aaproba ng pundo samantalang kinakatay nila ang totoong programang kabutihan ang idudulot sa mamamayang Pilipino like Barangay Development Project.